Good day mga ka-airgunners! Welcome to Rogan's TV. In this video, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit nakilala ang Rogan's mula noon hanggang ngayon. Para informative sa inyo, sa mga viewers, na mga curious mga na-airgunners na naghahanap ng Rogan's hanggang ngayon. Para klaro sa inyo ito, mga ka-airgunners, mas mabuti na ipapaliwanag ko sa inyo ng buo. Kaya stay tuned lang mga ka-airgunners. Para madagdagan na naman ang inyong kaalaman tungkol sa airgun. Para hindi na tayo magtagad, let's get started! Una natin mga ka-airgunners kung kailan na itatag ang Rogan. Ang unang pangalan ng airgun namin ay Rudy's Air Rifle Shop. Then, later on, naging Rogan's airgun ang aming shop. Bakit? Para mairehistro sa DTI. Kailangan may trade name. Rehistro ito way back in 1975. Pinanggalingan naman ng konsepto na Rogan's ay Rodolfo Guns, Airgun. Yun say, para maging sounds familiar, parang European or German. Kasi ang European, lalo na sa West and East Germany, ay magaling silang gumawa ng airgun. Nandun kasi sa Europe, ang napakaraming mahilig sa airgun. Ang origin talaga ng work ng father ko ay watch repairman. Nagkukumpuni po siya ng mga Rolex, Omega, yung mga Swiss watches. At may pwesto po siya dyan sa Pasay Libertad. During na nagre-repair siya ng mga relos, pero hobby rin niya ang mag-hunting ng mga wild birds gamit ang airgun. Kaya nang lumabo ang kanyang mga mata, alam niyo naman po, ang mga mechanical na relos nung araw ay maliliit ang mga pyesa. Doon naghanap ang tatay ko na ibang pagkakakitaan. At doon niya naisip, ang hilig niya sa airgun ay maaring pagkakakitaan. Unang gamit niya ay Estrella Parco na foot pump. And then, nung nahirapan siya mag-bomba sa foot pump, kinonvert niya siya carbon dioxide. Kaya hindi pa rin maganda ang performance, ay naisipan niyang gumawa ng swing hammer type airgun. Gaya din ng iba na nag-success sa business, siyempre mayroon mga trial and error yan, may mga hardship bago mo matagumpayan ang isang negosyo. Kaya yung father ko, struggle din nung nagsimula siya. Noong nagsimula pa lang siya, tumawag siya ng isang karpintero at under the sampalok tree, malaguyo yung dahon, nandoon yung karpintero na ini-experimento pagtab-tab noong stock. Hook model itong ginagawa. May padron, hook model. Kaya mga ka-airgunners, ang unang model na ginawa ng tatay ko na modelo ay hook model na 3-in-1. Ano ang 3-in-1? Pwedeng balahan ng 3-8 na bulitas, pwedeng shotgun. At puro tanso lahat ang power plant. At hanggang sa dumami ang modelo ng airgun. Bagamat maraming naging trials and errors ang father ko sa paggawa ng Rogan's airgun, na-develop niya ang talagang tatangkilikin ng mga airgunners. Dahil nagsimula pa lang kami noon, gumawa kami ng technique para ma-market ang Rogan's airguns. Gumawa kami ng patakaran na ang Rogan's ay pre-service warranty. Lifetime yun. Ano yun? So yung pre na sinasabi kong pre-service ay yung labor. Halimbawa, matagal na ang airgun sa iyo. Eh kasi ang CO2 kailangan. CO2 airgun kailangan. Laging mayroong hangin. Lulutong ang o-ring. So tumagal na. Dali mo sa amin ang airgun mo at i-repairin namin. O-ring o ibang spare parts ang babayaran nyo na kailangan para ma-repair ang airgun nyo. Bukod sa marketing strategy namin noon, ang Rogan's ay napakaganda talaga ng quality. Kung meron kayong mga kilala na may Rogan's airgun ngayon, at sasabihin sa inyo kung ano ang performance ng airgun nila. Yung mga owners ng Rogan's airgun ay magkasabi sa inyo na talagang maganda ang quality ng Rogan's. Kaya yung mga may Rogan's airgun ngayon, mapa-rifle o mapa-pistol, ay ingatan nyo ng mabuti. Bakit? Dahil hindi na kami nagpo-produce ng airgun. At ikukwento ko naman sa isa kong video kung bakit nag-stop ng production ng airgun ang Rogan's. Bukod sa marketing strategy at quality ng Rogan's, kung na-imagine nyo sa mga racing competition, lalo na sa mga kotse,
kung anong brand na sasakyan ang ginamit sa magka-champion, yun ang maganda ang sales. Kaya, nag-decide ang father ko na isali ako sa kompetisyon. Yung pagkasama ko sa kanya sa pag-hunting, no, ako 5 years old pa, yun ang naging pundasyon ko, papunta doon sa pagsali sa tournament, yung mga technique doon. So, noong 1980, ako po ay 17 years old pa lamang ako noon. Sinali na ako ng father ko sa kompetisyon. Kaya, ang tatay ko, ang una kong coach, kinondisyon muna niya ako sa pagsali sa kompetisyon. At siya nga ang coach ko, tinuruan niya ako sa side picture, trigger release, techniques, tactics. Pero bukod doon, pumunta pa ako sa National Bookstore, bili pa ako ng libro, mag-research para matagdagan ang kaalaman ko sa target shooting. Sa mga itinuro ng father ko, naging mahusay akong target shooter. At dahil sa itinuro sa akin ng father ko at pagpupursige ko talaga sa competition, sa awa ng Diyos, ng Panginoon, ay na-achieve ko ang third place o bronze medal. At ang nilabang ko o isinali ko sa tournament ay Phoenix 177 caliber na fully match trigger. Dahil doon, lalo pang nakilala at sumikat ang Rogans. At doon sa pangalawa kong pagsali sa competition, na crew target event sa 10 meters, ay na-achieve ko ang gold medal. At dahil sa pagkapanalo ko doon ng gold medal, na-publish ako sa Bulletin Today noong 1981. Kaya ako na-publish sa Bulletin Today noong 1981. Lahat ng 20 na titirahin doon ay lahat doon ay nabulsay ko. Year 80s to 90s, pagdating sa competition noon, ang Rogan's team ay consistent winner. Dahil sa promotion strategy ng father ko, ay madaming celebrities na pumunta sa bahay. Sa mga celebrity na pumunta sa Rogan's Ergansya, Maricel Soriano, Raul Aragon, Victor Wood, Manolo Pabis, Perla Bautista, yung may-ari ng Mapua Institute of Technology, Hernan Mapua, Attorney Toting Bunye, Jackie Enrile, at marami pang iba. Na-feature din kami sa ating alamin ni Jerry Geronimo. Noon, talagang hindi maikakaila na ang Rogan's ay popular sa buong Pilipinas. Tanungin nyo ang mga elders na Erganers, na mga Rogan's fanatics na talagang sikat ang Rogan's noong araw. Ngayon, maitatanong nyo kung bakit hindi na kami nag-ooperate. Yan ay papaliwanag ko po sa inyo sa susunod kong video. So, ang video ito ay ginawa ko para sa mga baguhan palang Erganers na curious kung ano ba ang Rogan's. So, with that, mga ka-Erganers, sa next video ko, ipapaliwanag ko kung bakit nag-stop ng production ang Rogan's. Nagustuhan nyo po ang video kong ito, please don't forget to subscribe and push the notification bell para updated kayo sa mga susunod kong pang mga video. Till next time, goodbye and God bless.